Kataya na nga, maglilinis tayo ng bahay ng aking hamster. Actually, aalaga siya ng mga anak ko. Siyempre, ako nagtagalinis nila. Papalitan ko ng kusot. Tagal kong hindi napalitan yan, guys. Kaya, sensya na yan. Itong bagahe na yan, diniyway lang yan ng asawa kong Pogi na mahal ko. Bagahe niya yan eh. Yan, diba? Ginawa niyang kulungan ng hamster. Yung pinaka ano pala niyan, guys, kusot na luma. Nagtira ako ng konti niyan kasi mamaya lalagay natin dun sa bagong palit. Hindi mo kasi totally pwedeng tanggalin lahat yung kusot niya dahil mawawala yung amoy ng ano niya, lalo na hinugasan ko yung bagahe. Kasi ang tagal kong hindi nalinisan eh. Ito, ganito ginagawa ko sa kusot. Binibistay ko siya ng bonggang bongga. Dapat talaga eh, wala ng powder na ano, galing sa kahoy na yan. Kasi maano sa balat nila eh. Kawawa naman. Tsaka nasisinghot nila. Ako nga nangangati dyan eh. Nagsasalamin talaga ako. Tsaka double na mask. Kasi ang ano, ang powder ng kahoy. Binibistay ko ng bongga. Ayan. Ito yung luma nilang ano, kusot. Nagtira ako. May tae nila. Ewan ko pwedeng gawing kape yan. Try ko minsan. Ang lalaki ng tae. Nagtira ako. I-mix ko yan dun sa bago nilang kusot. Para hindi mawala yung amoy ng bahay nila. Kasi territorial sila eh. Nagagalit sila kapag nabago na naman yung amoy ng ano nila. Lugar. Nag-aaway sila. Yan. Medyo dinagdagan ko pa yan ng ano, ng lumang kusot kasi parang konti pa eh. Mas maganda nga, may tae-tae talaga nila. Para naamoy nila yung yan, minix-mix ko sa bago. Eh mga kahoy na yan, importante din yan sa mga hamster para yung ngipin nila makakayod. Kasi para pag kinagat ka rin niya, hindi masakit, hindi masyado magdudugo. Ganon. Kailangan lalagyan mo rin sila ng mga ganyang kinakat-kat nila. Kinukut-kut-kut-kut nila yung mga kahoy na yan. Ang haba ng ngipin ng mga yan, pero wala silang rabies guys. Mababait talaga yung hamster, tsaka malilinis sila sa katawan. Mabango sila. Hindi sila yung alaga na mga ano, mabaho sa bahay. Tsaka hindi sila gano'ng ma-maintenance.